apat na taong gulang na bata ang nagsabi na siya si Princess Diana sa kanyang nakaraang buhay. Tinawanan lamang ito ng kanyang mga magulang sa pag-aakalang imahinasyon lamang iyon ng bata. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagulat sila nang malaman na may mga impormasyong ibinigay ang kanilang anak tungkol sa buhay ng dating Princess of Wales na imposibleng alam niya sa edad niyang yun. Narito ang nakakamanghang kwento ng isang batang sinasabing reincarnation di umano ni Princess Diana. Bago natin simulan ang ating kwento, ay mahalaga na malaman muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng reincarnation. Ang reincarnation ay ang paniniwala na ang kaluluwa, pagkatapos mamatay ang katawan, ay muling bumabalik sa lupa sa ibang katawan o anyo. Ang kwento ng bata na tampok natin ngayon ay nakakuha ng pansin sa psychic medium na si Peter Williams. Ayon kay Peter, maraming bata ang nakaka-experience nito. Sa katunayan, mayroon ng mahigit 2,500 cases ng mga batang nagsasabi na naalala nila ang kanilang nakaraang buhay at sila ay nasa edad 4 hanggang 6 na taong gulang. Ngunit pagdating nila ng 6 or 7 taong gulang, karamihan sa mga bata ay nakakalimutan na ito kapag nag-aaral na sila. Dagdag pa niya, kapanipaniwala di umano ang mga sinasabi ng bata dahil ang kabataan ay mas nakakapag-access sa mga memories ng nakaraang buhay at ang batang ito ay nasa age bracket pa. Ngayon ay simulan na natin ang kwento. Ito ay si Billy Campbell. 4 na taong gulang at nagmula sa Adelaide, Australia. Anak siya ng Australian singer at Today Extra host na si David Campbell. Siya ang bunso sa tatlong magkakapatid. Mayroon siyang twin sister na nagngangalang Betty. Noong 2019 ay nailathalan ni David Campbell sa Stellar Magazine sa unang pagkakataon ang tungkol sa nangyayari sa kanyang anak. Ayon kay David, sa edad na 2 at kalahati ay mayroon ang sinasabi si Billy tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit ito ay binaliwala lang nila at natawa pa nga sila. Ngunit habang lumilipas ang mga taon ay marami ng impormasyon ang ibinibigay ni Billy at hindi na nila alam kung ano ang gagawin. Naniniwala si Billy na siya ay naging Princess Diana sa nakaraang buhay. Nagsimula ang lahat noong may nagbigay ng thank you card sa asawa ni David na si Lisa, isang British. At makikita sa card ang larawan ni Lady D. At nung makita ito ni Billy, ay agad niyang tinuro ang larawan at sinabing, "Look, it's me when I was a princess." Pagkatapos ng ilang buwan, si Billy na noon ay 3 years old na, ay nagpupumilit na siya daw talaga si Princess Diana. At binanggit pa niya na mayroon daw siyang 2 anak na lalaki. Weird man pakinggan, pero pagkatapos nun ay may nabanggit si Billy na nagpagulat sa kanyang mga magulang. Noon kasing may bumisita sa kanila na isang Scottish friend ay sinabi ni Billy na noong siya ay si Princess Diana pa ay madalas siyang bumisita sa isang castle. Dinescribe niya ang castle na mayroon daw mga unicorns dito at tinawag itong Balmoral. Para mapatunayan ito ay may pinakitang larawan ng mga castle ang mag-asawa kay Billy. At pinapili nila ito kung alin ang Balmoral. At nung pumili na si Billy, ay naituro niya nga ang Balmoral Castle. Ang Balmoral Castle ay ang kastilyo kung saan si Princess Diana at ang kanyang pamilya ay madalas magbakasyon. Ang national animal ng Scotland ay unicorn, kaya mayroong mga unicorn sa pader ng kastilyo. Tugma ito sa mga sinasabi ni Billy. Talagang nakakamangha, diba? Paano nalaman ng isang 4 years old ang ganitong mga detalye? At sabi pa ni David na hindi naman daw sila fan ng royal family at hindi naman daw nila napag-uusapan ng kanyang asawa si Princess Diana. At noong minsan natanungin ni Lisa si Billy kung sino ang mga kapamilya niya noong siya ay isa pang princess, ang sagot ng bata ay mayroon daw siyang kapatid na lalaki at babae. Ang pangalan ng kanyang kapatid na lalaki ay John. Nag-research ang mag-asawa kung mayroon ba talagang kapatid si Princess Diana na John. At nanlambot sila nang malaman na mayroon ngang kapatid si Princess Diana na nagngangalang John. Ngunit namatay ito noong 1960, isang taon bago pinanganak si Princess Diana. At ang pinakahuling impormasyon na nabigay ni Billy na napagdesisyonan ng mag-asawang itigil na ang pagtatrack ay noong may pinakita si Lisa na isa pang litrato ni Princess Diana. At sinabi ni Billy na, "There's me as a princess. Then one day the sirens came and I wasn't a princess anymore."
ang tinutukoy ni Billy ay yung aksidenteng nangyari kay Princess Diana na kumitil ng kanyang buhay noong August 31, 1997 sa Paris. Naniniwala ang psychic medium na si Peter Williams na posibleng may spiritual connection si Billy sa yumaong Princess Diana. Ayon kay Peter, ang pagkakaroon ni Prince Harry at Prince William ng sariling mga anak ang posibleng nag-udyok sa reincarnation ni Princess Diana dahil gusto niyang makipag-connect sa kanyang mga apo na hindi na niya nakilala. Shake it, baby.